Welcome back mga kaalam. Tara at samahan niyo ako sa naiiba na naman nating kwento tungkol sa isang bayan na naglihiyab sa apoy ng 57 years at sinasabi na tatagal pa ng 250 years. Totoo kaya ito? Ang Estados Unidos ay dumaan sa maraming pagbabago sa maikling kasaysayan nito. Maaari kang magtaka kung paano ang isang bansa na higit sa 200 taong gulang ay may isang maikling kasaysayan. Well, sa ingranding pamamaraan ng mga bagay, ang Estados Unidos ay nasa loob ng isang napakaikling panahon. Kahit na marami itong nakita na dumating at umalis, marami itong syudad na sumulpot at lumago, at kalaunan din ay inabandona. Kaya't ito ay hindi nakakagulat na ang Estados Unidos ay puno ng maliliit na inabandonang mga bayan. Ang isa sa naturang bayan ay ang Centralia, Pennsylvania. Malamang hindi ka pa nakakarinig tungkol dito. Ngunit mayroon itong isang napakakawili-wili at medyo nakakatakot na kasaysayan. Centralia, Pennsylvania, ang halimbawa ng modelo ng maliit na bayan ng Amerika. Ang Centralia ay nabuo noong 1841 at kinilala bilang lungsod noong 1866. Ang lahat ay nagbago sa bayang ito ng kaunti para sa 1,000 mga tao noong 1962. Ang ekonomiya ng bayan ay hinimok ng industriya ng pagmimina. Gayunpaman, noong 1962, isang sunog na nagsimula sa ibabaw ay nagawang makapasok sa loob ng coal tunnel na nasa ilalim ng bayan. Ito ay kilala ngayon bilang ang Centralia Mine Fire. Hindi pa talaga tukoy ngayon kung ano ang talagang nagdulot ng sunog. Ang ilan ay nag-isip na maaaring ito ay isang basurang na sunog na nakalapit sa isa sa mga pasukan ng minahan. Ngunit kahit alinman sa mga dahilan ang naging sanhi nito, ito ay nagdala ng malaking panganib na kahit ngayon ay naroon pa sa bayan hanggang ngayon. Kung titingnan sa ibabaw, hindi mo masasabi na ito ay nasusunog. Ang minahan ay nag-apoy at tumagal na ng ilang taon. Ito ay pinalala ng deposito ng coal na nakapaloob sa ilalim ng ating mundo. Naisip mo bang malaman ng isang higanteng impyerno ay nasa ilalim lamang ng iyong mga paa? Hindi pa alam ang saklaw ng sakuna. Ang mga tao ay nagpatuloy sa pamumuhay. Gayunpaman, noong 1979, nasimulan ng mga tao na mapansin ang malaking pagtaas sa temperatura ng lupa at ang paglitaw ng mga malalaking sinkholes kahit saan mula sa kawalan. Noong 1981, isang tawag ang gumising sa bayan. Ang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Todd Domboski ay nahulog sa 150 feet na sinkhole na bumukas sa kanyang bakuran. Pagdating ng mga rescue crew, nagsagawa agad sila ng pagsusuri mula sa singaw na nagmula sa sinkhole. Napag-alaman nila na ito ay naglalaman ng nakamamatay na dosage ng carbon monoxide. Sa kabutihang palad, ang bata ay kalaunan ay nailigtas. Nagpatuloy ang debate sa loob ng 2 taon kung gaano kalubha ang sunog at kung ano ang panganib na maaaring mangyari sa mga residente ng bayan. Gayunpaman, noong 1984, nagpasya ang gobyerno na ang bayan ay kailangang ilipat. Naglaan sila ng $42 million para sa proyekto ng relokasyon. Karamihan sa mga residente ay kinuha ito bilang isang pagkakataon para sa isang sariwang pagsisimula at lumipat sa kalapit na mga bayan. Ang ilan naman ay tumanggi na umalis. Ang mga pagsisikap para sa relokasyon ay naging walang kabuluhan. Noong 1992, idineklara ni Gobernador Bob Casey na ang lahat ng mga gusali, maliit man o malaki, ay hindi naligtas para tirahan ng tao. Ang ilang mga residente ay naglagay ng isang mahaba at matigas na legal na labanan. Bilang isang resulta, ang ilang mga tao ay nanatili sa bayan hanggang ngayon. Kahit na ang ilang mga residente ay nananatili pa rin, halos lahat ng mga gusali na bumubuo sa bayan ng pagmimina ay tinalikuran na
at ang ilan ay tuluyang dinemolish. Ang ilang mga bahay na nananatili pa rin ay patuloy na pinatitibay dahil sa patuloy na pagrupok ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bayan ay parang simula ng isang apocalypse na uri ng sitwasyon. Ang kalikasan ay dahan-dahang nagsisimulang sirain ang mga konkreto na siyang bumubuo sa mga kalsada at ang ilang mga kalsada ay wala nang patutunguhan. Kung nais mong malaman kung ano ang hitsura ng isang mundo na walang tao, ang lugar na ito ay dapat na sa iyong unang listahan. Patuloy itong nagliliyab hanggang sa araw na ito at inaasahang magliliyab pa ito sa ilalim ng lupa na tatagal pa ng 250 years. Kung sakaling nakatira ka sa bayan na ito, magagawa mo bang iwan ang lugar na ito? Pakishare naman sa ating comment section para aming malaman. Marami pong salamat sa panonood at shoutout po sa mga taong ito na walang sawang sumusubaybay sa atin.